buhay, iba ang format ng tutorial natin ngayon. Hindi tayo magbabara per bara tulad ng ginawa natin sa Buwan at Iris na recently uploaded lang natin. Ang song natin ngayon ay pinamagatang Di Na Muli. Hindi ito yung tipo ng kanta na may signature groove talaga na kapag hindi mo ginawa, mabababo yung kanta. Or kapag hindi mo ginawa, hindi na yun yung kantang yun. Halimbawa, Rosana. O kaya Fool in the Rain. Na kapag iniba mo yung palo, parang hindi na yun yung kantang yun, eh, di ba? So hindi ito yung tipo ng kantang yun. Kaya hindi tayo magbabara per bara. Hindi ko rin masasabi na may signature feel ang song na to. So for me, pwede kang mag-improvise. Basta alam mo yung kung paano. Ituro ko rito yung mga yung pwede mo maging technique or pwede mo maging guide para makapaglagay ng drum fills. Bibigay ako ng example ng mga feel na pwede mong gamitin sa kantang to. Tulad nito. Ayan, yung nakita niyo yung drummer dyan, si Nico Vitobina. Shout out sa'yo. Hindi ko siya kilala nung una pero nung nag-post ako ng preview kagabi, tinag siya ni Papi Rickson Ruiz. So mamaya yan, simple to complex tayo para yung mga beginners hindi mabigla. Ang mahalaga lang sa song na to ay alam mo yung mga parts para appropriate na palo yung ilalagay mo. Okay, pakinggan mo yung Di Na Muli performed by Itchworms. And then pakinggan mo rin yung kay Janine Tenyoso. Okay, iba pa yung version na nasa Wishbus nga. Janine Tenyoso din yun. Lahat ng yun ay may link dyan sa description sa baba. Panoorin nyo isa-isa. Lahat ng version na yun, matutugtog mo basta naiintindihan mo yung principles at ideas na ituturo ko sa video na ito. Kaya tara, magsimula na tayo! Kung beginner ka, as in beginner talaga, at gusto mo lang talagang sabayan ng kantang to, pwedeng-pwede. Bibilang ka lang ng 6, kasi 6 man to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Pwede mo lagyan ng accent yung 1 tsaka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kahit lola mo, kayang gawin yun. Ngayon, pag nagagawa mo na yun sa hi-hat, di ba, naka-close yung hi-hat, nakatapa ka dapat sa pedal ng hi-hat. So, pag nagagawa mo na yung 6 na yun, yung 6 na palo na yun, idagdag na natin ang kick. Ito yun, yung malaki, yung boom. Isabay natin siya sa 1. And then yung snare, yung pack, di ba, boom, tsaka pack. Yung pack, o yung yung snare, isabay naman natin sa 4. Okay, yung 1, sasabayan natin ng kick. Yung 4, sasabayan natin ng snare. Ngayon, ito yung mahalagang malaman mo about sa groove o about sa pagda-drums. Ito yung idea ng feel, okay? Yung pakiramdam o yung ugali ng beat. Okay, halimbawa na lang. When You Say Nothing At All ni Ronan Keating, ballad yun, di ba? Maraming kaparehas na beat sa mga kanta ng Green Day, okay? So, parehas ng beat pero magkaiba ng ugali, magkaiba ng feel, di ba? Magkaiba ng feel. So, pag binanatan mo na parang Green Day, yung palo sa kanta ni Ronan Keating, kahit parehas yun ng beat, mali na or pangit na pakinggan. Or kung papaluan mo naman ng palong pangbalad, yung kanta ng Green Day, kulang naman. Di ba? Pero same beat lang yun. So nagkaiba lang sa pakiramdam at ugali ng beat. Kaya tugtugin mo ang Di Na Muli ng may pagmamahal. Okay, wag ganito. Kung gusto mo pang lambingan, pwede rin. Gamit tayo ng cross stick. Okay? Saan yung stick ko? Gamit tayo ng cross stick kung gusto mong mas lambingan pa, parang ganito. Okay, so ngayon, kung papanoorin mo yung Wishbus na version ni Janine Tenyoso sa simula, di ba, si Nico, yung drummer, makikita mo pumapalo siya sa dibdib, hindi sa hi-hat. Siyempre, sa simula kasi, parang manipis muna eh. Nagsimula muna sila sa manipis eh. Manipis and then pakapal ng pakapal. So, instead na sa hi-hat niya pinalo, sa simula, dito siya pumapalo ng ano, ng anim. Di ba, sa dibdib. Sa dibdib, literal na feel, di ba? Talaga. Kumbaga, para mabilang lang yung anim. Thank you.
Okay, level up na tayo ngayon. Yung simpleng beat na yon, pwede nating i-level up. Dagdagan natin ang saging. Okay? Digdigin mo yung saging, anong kalalabasan? Nilupak. Okay, so lagyan natin ng lupak. Okay, ganito magiging tunog. 1, 2, 3, lupak. 5, 6. 1, 2, 3, lupak. 5, 6. Yung lu, yun yung kick. Yung pak, syempre alam natin, yun yung snare. 1, 2, 3, lupak. 5, 6. 1, 2, 3, lupak. 5, 6. Walang mababago sa hi-hat. Okay, para masigurado mo na tama yung timing ng lupak na ito, tandaan mo na ito ay based sa triplets. Okay, so kung hindi mo alam yung triplets, at least isipin mo yung shaggy-dee. Okay, 1, 2, shaggy-dee 4, 5, 6. 1, 2, shaggy-dee 4, 5, 6. Para magahit tayo sa shaggy-dee na yan, nilagyan ko ng ghost note. Pwede mong ilagay yung sa beat, pero pwede rin alisin mo yon yung ghost note na yon, yung mahinang palo. Yun yung 1, 2, shaggy-dee pack. Ay, mali. 1, 2, shaggy-dee. 1, 2, 3, ah tama, 1, 2, shaggy-dee pack, 5, 6, 1, 2, shaggy-dee pack, 5, 6. Okay, ngayon, level up ulit. Para mas malasa, lagyan natin ng patis. Diba? May lupak tapos may patis. Ang labo nito. Gawin natin 1, 2, 3, lupak and patis. 1, 2, 3, lupak and patis. Nani? May patis. Ito yung pa, ito yung tis. Walang mababago dito, okay? In-incorporate lang natin yung pa sa patis. Itong patis na to, pwede mong i-ghost note, pwede mong laksan, okay? Bibigyan ko kayo ng example. So, pwede siyang patis. Pwede siyang patis. Okay, ang labo talaga ng ano ng words na ginagamit natin dito kasi kanina may lupak, ngayon naman, 'di ba, nilagyan ng patis, ngayon lagyan natin ng bubog. Nani? Huwag niyo pong kakainin to, please. May bubog na eh. So, 1 2 3 lupak and patis bubog. Okay, lagyan natin ng bubog sa huli. Yung unang bug, andun pa yung sa bara ng 1 2 3 4 5 6 eh. Pero yung susunod na bug, yun yung susunod na 1. 1 2 3 lupak and patis bubog. 2, 3, lupak, and patis, bubog. 2, 3, lupak, and patis, bubog. 2, 3, lupak, and patis. Bubog. Nahirap mag-YouTube. Sana naman mag-subscribe po kayo. Di ba, marami pong parating na OPM. Okay, huwag kayong mahiyang mag-comment dyan kung anong gusto nyo mga next. Paki-like na din po. Okay? Kung nagugustuhan nyo lang naman. Di ba, kung nakakatulong sa inyo yung mga video natin, i-like nyo lagi yung video na pinapanood nyo. Ngayon, paano kung gusto mong laksan or pabigatin yung palo o yung pakiramdam? Simple lang gagawin mo. Bubuksan mo yung hi-hat or gagamit ka ng ride cymbal. Pakinggan nyo yung kanta kung saan ito ina-apply. Okay, may mga part na mas magandang ride ang gamitin mo, may mga part na mas magandang hi-hat.
Okay, eh paano kung gusto mo pang bigatan palalo? Okay? Simple lang yon. Isabay mo yung crush sa 4 para mas mabigat yung ano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diba? Mas heavy guts na yan. Ngayon, eto na. Diba? Drum fills na tayo. Simple lang. Sabi ko nga, simple to complex. Parang ginawa natin sa groove kanina. Yung pinakasimple muna. Yung pinakasimple na pwede mong gawin na kahit lola mo kayang gawin to. I-emphasize lang natin yung 5 at saka 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 5, 6 na yon, maging creative ka na lang kung paano mo i-emphasize. Magbibigay ako ng mga example. Ngayon, shaggy-di naman ang dagdag natin. Shaggy-di sa 5 tsaka 6. Diba sabi ko kanina, yung 5 tsaka 6 i-emphasize. Ngayon, instead na single stroke lang or single na palo lang, yung 5 at tsaka yung 6, gawin mong tig-tatlo. Shaggy-di. Okay? 1, 2, 3, 4, shaggy-di, boom. Ngayon, mas i-level up na natin. Maglagay tayo ng ghost notes. This time, mag-incorporate tayo ng ghost notes. Tapos, ito yung isipin mo, asyagi di siya. 1, 2, 3, 4, asyagi di siya. Bubong. Ay, bubong. Bubog. Okay, ito naman yung nakita mo sa intro ng video na ito, yung tinugtog ni Nico. Tudugtugin ko na lang na mas mabagal para makita nyo kung paano ko ginawa. Pero tugtugin din natin sa actual tempo. Ito naman. Ito na yung last fill natin. So, ibig sabihin, ito yung mas mahirap. Diba? Simple to complex eh. So, ibig sabihin, kung ito yung huli, ito yung pinaka-complex. Wow! Bakit siya pinaka-complex? Meron na siyang 30-second notes. Gumamit ako ng double stroke sa kanang kamay. By the way, kung gusto mo ng face-to-face lessons, i-message mo lang kami sa page namin, Drum Teacher Manila. Ang magandang dilag na si Admin Melody ang magre-reply sa inyo. Oh, magandang dilag. Oh. Puso ko yun. Ayan, so tapos na nga po tayo. Please subscribe. Marami pang parating na OPM drum tutorials, pati foreign songs na rin at iba pang mga content about sa drums at sa music. Paputlayin mo na yung subscribe button and then i-click mo yung bell and select sana all.
Hit the like, gawin mong blue. Mag-comment ka sa baba kung may mga tanong ka pa. At kita-kits tayo sa susunod na video.